sia senza neoni. Ne. Den habe ich schon so lang, Oma. Kriegst du heute schon eine Haarpressor? Kain po tayo ng pomelo. Favorito ko po to dahil hindi masyado matamis na. Nakabili ako nito last week. Hindi siya pangit. Dry. Ito, tingnan natin kung masarap. Yung last time na nabili ko, grabe, ang sarap. Perfect siya. Sana ito perfect din. Sa Ribi ko to nabili kahapon. Try natin. Mahilig po talaga ako sa pomelo. Sana matamis. Eh, kaloka. Nagsumba po ako ng 30 minutes. Huh. Ang bigat ng katawan. Wala nang exercise ba? Kaya kailangan talaga magpabawas muna ng timbang para pag nagsayaw ka, hindi mabigat yung katawan mo. Hindi kasi gusto ko sana maglakad papuntang city ngayon. Kasi paglakarin ko dito, papunta doon at pauwi, galing dito sa amin, papuntang city, siguro 3.5 kilometers yung malakad ko. Gusto ko sana pumunta doon dahil may bibili na ako sa Rusman ba. Kaya lang po umuulan. Umuulan, walang katapusan. Kaloka yung panahon dito ngayon. Grabe. 30 minutes yung tumba ko. Bukas na naman ulit dahil maglilinis pa ako ng kwarto namin at kwarto ng mga bata. Tapos mag-ayos, magligpit pa ako dito sa kusina. Bukas na naman ulit. Okay na din yun kaysa sa wala yung 30 minutes. Maganda sana maglakad-lakad sa labas. Kaya lang po yung panahon talaga umuulan. May bago na naman pong ginawa si Philip. Godzilla atas yan eh. Ito naman oh, liit oh. Motion. Ito na naman po yung bagong gawa niya. Meron pang isda. Ano na lang naisip nitong bata na to? Ito, pakita ko na ata to last time. Ito din, ang liit. Ah, ito. Ito din po, bago niyang gawa. Sira na, patay tayo na. Ito din. Ito po yung lamesa na ginagamit niya pag gumagawa siya nito. Kaya, madumi ba? Lilinisan ko pa. Yan na po mga bago niyang gawa. Iwan ko saan na yung iba. Ito din. Si Philip po ay may penalty ngayon. Dahil meron siyang assignment last week. Tinanong namin siya kung may assignment siya. Sabi niya wala. Tapos nung kahanina umaga, tinignan ko yung bag niya. Meron pa siyang assignment na hindi niya sinabi sa amin. Kaya penalty ngayon. On sale sila oh, 71 cents. Yeah, tingin tayo oh. Mag-shopping si Ate Michelle. Come on, the gold, ganz groß.
Sa kalupin na. Haba na ng buhok ni Ate Michelle. Nye, real na. Real besa na. Kasi ano to noon eh. Grocery store to. Gibt es Siegen? Ja. Da wo der Real war. Okay. Zum Globus. Zeig. Ah, das ist Pullover lang. Hol mal ein. Es. Da darf ich das. Das ist nicht von deinem Alter. Deine Alter. Das? Was ist das? Ja, schön. Schön? Zeig mir schön. Ja, das ist schön. Aber das ist hier unten, das ist Bekleid. Ja, das ist Bekleid. Ja, das betont den Lubut. Dann möchte ich. Ganda ng kulay nito. Mama, darf ich das einmal anziehen? Ja? Darf ich das einmal passen? Das ist aber nicht von deiner, das ist nicht für Kinder für, ne? Michelle, smile. Komm, da liegt Michelle. Lass smile, Michelle. Sabi ni Michelle, paano daw siya tatawa? Nakamask na siya. Punta muna kami sa Rusman. Bibili kami ng... Ano ba bibili natin, Michelle? May bibilihin po ako. Tapos si Michelle naman, may bibilihin din siya. Dalaga na, oh. Michelle, Brockton, oh eh. Ayan. Talaga ng aking anak. Still yet. Smaka mo yet, Michelle? She's couples. Busy siya sa kanyang love life. Michelle! Mama, help! Hayain to anak ko eh. Oh, ang ganda naman ng anak ko. Ay. Talaga na. Wie viel kostet alles, Michelle? Sagst du, Michelle, nicht über, nicht über 100 Euro? Du hast aber kein Geld. Ich brauche neue Klamotten. Mag-order pa ng ano. Dito ngayon si Mami Rosa Action. Kasi may bibilhin ako. Para kay Oma. Tingin-tingin mo na ako ng mga diko nila. Ang ganda ng mga diko nila. Ito po yung lagayan ng T.O. Dito ko po yung nabili sa akin. Ito naman lagay ng tissue. Ito so para sa sosi. Ito, meron na siyang kulay black. Maganda, no? Maganda din ito. Ito yung mga basket nila. Ito naman yung box, may takip siya. Ganda din yan. Naghahanap ako ng puto album ba? Nasa kabila na side. Ito naman yung puto frame nila.
Mga kandila nila. But it's good, ne? Oh! Sabi ni Martin, di daw siya makano. Di daw niya naamoy. Sabi ko niya na, oh! Corona! Wala po na ang buhay nga. Boss! Okay, pilas pasta, ne? 1,40 mal 2,60 Meter. Ich denke 2,60 Meter in der Länge und 1,40 Meter in der Breite. Müssen wir gleich raus? Zwei Stück von? Müssen wir gleich raus? Bräuchten wir zwei Stück nur von. Wie viel kostet und das? Und dann Stange oben drüber machen. Okay. Guck jetzt mal. Ein Vorhang 5,95 Euro, hier die Nummer packen. Oh, billig, ne? Kukuha muna ako ng kandila. Mahilig po ako sa ano ba? Kandila. Kasi maganda po. Guys! Ito is auction, schön, oder? Yeah, Pina, this is schön. Meinst du this for Oma Pina? 10 Euro. Oh, brown Gucci, oh. JJ. Pina, bleib hier. Kasi kay Oma na bag ba, nasira na. Bilhan ko siya ng bago. Para sa kanyang mga gamit. Ang gusto din. Naminimish din. Siyan. Ganda ng panahon ngayon dito sa Germany. Sa wakas, umaraw na po siya. Kahit malamig. Dito sa amin, 8 degrees daw ngayon eh. Malamig pa rin sa bukid, pero konting tiis na lang. Malapit na matapos ang winter. Okay na po ako. Maraming salamat po sa nag-message. Maraming salamat po. May ano pa, may ubo ako pero ano lang, paminsan-minsan lang. Kasi ano ba, matigas na ubo ba? Parang ayaw lumabas ng plima. Pero okay naman po ako ngayon. Magbibihis muna po ako dahil lalabas kami. At pupunta mamaya dito yung magupit sa buhok ni Uma. Pupunta muna po ako sa pharmacy, kukunin ko po yung gamot ni Oma. Maglakad lang ako dahil maganda ang panahon. Exercise. Samahan po ninyo ako mag-exercise. Nandito na po ako sa labas ngayon. Ang ganda ng panahon. Umaraw na siya pero ang lamig. Kailangan natin magpainit. At paglakad-lakad. Medyo paos pa yung boses ko konti, no? Pero konti na lang. Wala na po akong sipon, ano na lang. Yung ubo na lang ba? Pero minsan, paminsan-minsan lang. Ay, kalamig pala. Ay, hangin pa. Mahangin pa. Ito na po talaga yung hinihintay ko na maglakad-lakad ulit ba? Si Martin, naiwan lang sa bahay dahil meron palang pupunta sa amin ngayon. Mag-ayos sa atip namin. Kaya hindi siya pwedeng umalis. Kailangan na may maiwan sa bahay dahil pupunta mamaya yung mag-atingin sa atip namin ba? Tapos ano, alauna ata pupunta.
Ja, maiwan na muna si Martin kasi babalik lang naman din ako agad. Pupunta lang saglit sa pharmacy, kukunin ko yung gamot yung uma. Nung Monday pa sana yun eh. Ay, nung Sabado pa nga sana yun dapat kunin. Pero hindi naman madalian dahil meron pa naman siyang gamot sa bahay. Bali, pumunta kasi kami sa doktor. Tapos kumuha na lang din kami ng resita ng gamot niya para may reserva palagi ba. Para di maubusan dahil napaka-importante niyang gamot ni Uma. Para yan sa kanyang likod, sakit sa likod. Kaya i-enjoy ko muna yung panahon na maglakad-lakad na ako lang. Dahil minsan, paminsan lang ito, baka bukas, uulan na naman. Thank you, Lord. Maglakad-lakad kami ngayon. Dahil maganda ang panahon, tanggalin natin ang ating mask kay... Dapat na sa labas naman tayo. I-enjoy ang panahon dahil minsan lang to bukas, ulan na naman. Last time nung naglakad kami doon, kami na side. Ngayon dito kami. Malamig pa rin siya, uy. Kahit ano ba? Kahit umaraw, malamig. Dubli-dubli na yung suot ko. Malamig pa rin. Kasi ano ba, hangin. Malamig ang hangin. Kung wala lang sanang hangin, kere lang sana ang lamig. Meron din nag-jogging, oh. Maganda talaga dito na side sa amin. Lalo na pag mag-start ng spring, pag may dahon ng mga puno ba. Balik tayo dito at ipakita namin sa inyo. Sana everyday ganito, no? Araw ba? Mag-enjoy tayo sa labas. Bukas ulan na naman. If yun na nag... Kanina pa nagreklamo. Nandito na tayo sa pinakamataas. Ano pala to ngayon noon? Train station pala to dito. Ngayon ano na, nilipat na sa kabilang side. Ginawa na tong ano, tambayan. Nilagyan din nila ng upuan dyan. Maganda ang view sa baba. Meron ding po ano. Ang sarap ng panahon ngayon eh. Relax muna si Martin. Napagod na yan dahil malayo na yung lakad namin. Green na green na ang ano. Baba na tayo. Katakot ang tingin ng baba eh. Fiona, ang bilis ni Madam Fiona. Uwi na po kami. Balik na kami sa auto.
medyo malayo na po yung nalakad namin. Magandang exercise na po yan. Si Fiona at si Philip po, kanina pa yan sila nag-away. Pakita ko pala sa inyo itong binili po ni Martin para sa akin. Di ba po nag-shopping kami nung isang araw dahil si Michelle may gustong bibilhin sana doon, pero isa lang po yung napili niya. Wala siyang masyadong nagustuhan. At ito po, na sale na siya. Sin super sale. Ang normal price po niya ay 70 euro. Ngayon po ay 40 euro na lang. At noon po, alam niyo po itong sapatos na to nung dalaga pa ako. Wish ko po talaga magkaroon ng Converse noon. Yeah, hirap naman sa buhay. Hindi mabigay ng aking mama at papa. Kaya, nangarap lang. Ngayon, sabi din, kuninto ko yan kay Martin ba, na noon, wish na wish ko magkakaroon talaga ng ganitong sapatos. Wala naman akong plano na bilhin siya kasi kung gusto ko siyang bilhin, mabili ko naman siya. Pero, nung sinabi ko kay Martin, nung kuninto ko sa kanya, sabi niya, bilhin ko na daw, kunin ko na daw, dahil super sale daw. Sabi ko, wag na dahil marami na ako sapatos. Sabi niya, bilhin na daw, kaya kinuha ko na lang din siya. So, nagsukat ako. Buti na lang may nagkasya sa akin. Tapos ito na po siya. As in po, noon talaga. Wish ko po talaga magkaroon ng ganito. Ngayon po, meron na po akong ganyang sapatos. Iwan ko kung bagay sa akin. Sukat ko siya. Kasi pag hindi ko na siya gusto or di ka siya sa akin, pwede naman siya kay Michelle. Si Michelle merong ganito pero kulay black sa kanya. Ito naman sa akin. At yun nga, ang plano lang nga sanang bilhan dun ay si Michelle lang po. Wala talagang plano na bibili ako para sarili ko. Kaya sabi ni Martin, kunin ko na daw. Kaya binili niya po. At ito din, nakita nyo na yan sinukat ko. As in, ano na din to? Super sale na din to. Brand po nito ay Only. Ang normal price po niya ay 50 euro. Teka muna po ha. Tapos sale na lang siya ng 16 euro. Diba? Super sale na talaga. Kaya sabi ni Martin, nabilhin na dahil sale naman. Isukat ko siya kung bagay ba or cash siya sa akin. Ito na po siya. White na white. Madaling mahugaw. Madaling madumihan. Ang maganda lang niya dahil magaan. At saka kasyang-kasya sa akin, hindi masakit sa paa ba. Yeah. Baka hindi ko na baka suotin ko 'to. Kita ko kanina ba sa cabinet na minakita ko 'tong picture ni Martin ng communion niya. May hawig sila ni Fiona. Yung smile, no, parang si Fiona. Ganda naman ang buhok ni Papa Martin. Ngayon, nagbago ng itsura, no? Parang talaga si Fiona, ano, yung smile niya. Pare sila ng smile ni Fiona. Okay po, na po natin ating video ngayon. Yan lang po muna ang may share ko po sa inyo. At kita-kits po tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana hindi po kayo magsasawang panoorin ng Timbel Money. At God bless you all po. Maraming salamat po talaga. Bye.